Ikaisa ng Pebrero, Sabado, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Kinahaponan ng araw na iyon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Kaya iniwan nila ang mga tao at namangka silang kasama ni Jesus sa bangkang inuupuan niya. At may iba pang mga bangka na kasabay nila. At nagkaroon ng malakas na ipo-ipo. Hinampas ng mga alon ang bangka at halos lumubog na, samantalang tulog siya sa kutson sa hulihan. Kaya ginising nila siya at sinabi, "Guru, halos mamamatay na tayo at baliwala sa iyo." Pagbangon niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Tahimik, huwag kumibo." Nabawasan ng hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, "Napakatatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniwala?" Ngunit lalo silang nasindak at nag-usap-usap, "Sino ito na pati hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hinampas ng mga alon ng bangka at halos lumubog na, samantalang tulog siya sa kutson sa hulihan. Labis ang takot ng mga alagad sa pagdating ng malakas na ipo-ipo na nagpalakas sa alon ng tubig. Ito ay sumisimbolo sa mga malalaking suliranin sa buhay ng tao. Mapapansin natin sa kwento na sa gitna ng malalakas na alon, nahihimbing si Jesus na parang hindi niya alintana ang hagupit nito. Kailanman ay hindi natinag ang kapayapaan sa puso ni Jesus. Ang tunay na kapayapaan ay si Jesus. Sa gitna ng malalaking unos ng buhay, kailanman ay hindi matitinag ang Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos sa anumang takot ng tao sa buhay. Sa pagmamahal ni Jesus, hindi nararapat na masindak ang mga alagad. Pagsasagawa, alalahanin mo ang karanasang may tuturing mong bagyo sa iyong buhay. Kumapit ka ba sa Diyos sa gitna ng karanasang ito? Ano ang naging bunga ng pagkapit mo sa Diyos? Thank you.